na bang manood at makinig kay Teacher Arlene? Handa ka na rin bang maglakbay at sumagot ng mga katanungan at pagsasanay kasama pa rin si Sasha? Mahusay! Halina't ating dagdagan ang iyong kaalaman dito sa Araling Panlipunan. Natutuhan ninyo ang pinagmula ng sariling komunidad at ang pagbabago nito. Malaki na ang pagbabago nito kumpara sa mga nagdaang panahon. Nalaman nyo rin ang mga kaugnayan ng mga sagisag na matatagpuan sa komunidad sa kasaysayan nito. Natutuhan nyo rin na maaari nating maihambing ang pagkakatulad at pagkakaiba ng ating komunidad sa iba pang komunidad. Ang pagsulong ng natatanging pagkakakilanda ng komunidad sa pamamagitan din ng pakikilahok sa mga proyektong isinusulong nito. At ang pagkakakilandang kultural ng komunidad. Alam kong nag-enjoy kayo sa nakaraang quarter dahil nadala namin kayo ni Jepoy sa iba't ibang lugar sa Pilipinas upang kilalanin ang iba't ibang komunidad. Sa ating buong aralin ay sasamahan tayo ni Sasha sa isa na namang paglalakbay. Kumusta kayong lahat? Sasha, handa ka na bang isama muli sila sa iyong paglalakbay? Opo, teacher! Hali kayo at ako'y samahan! Sasha, may ipapakita ko sa iyo. Wow, teacher! Mapabuyat, di ba po? Ito ang mapa ng lakbay-aral. Nadadalhin tayo sa iba't ibang lugar. Mayroon itong mga pagsubok sa bawat aralin. At kung magagawa mo ang mga pagsubok, ay may ibibigay silang gantimpalang bituin na iyahatid ng diwata ng kalikasan. Wow, teacher! Makikinig po akong mabuti upang magawa ko po ang mga pagsubok na ibibigay ng mapa ng lakbay-aral! Ito ang unang level, Sasha. Galingan mo, ha? Opo, teacher! Napakaganda ng tanawin! Nasaan kaya ako? Nasa mundo ka ng yamang lupa, Sasha! Mundo ng yamang lupa? Oo, Sasha! Makikita mo ang iba't-ibang yamang lupa sa iyong paglalakbay. Ang daming mga bundok at napakatataas! Ang dami ring mga malalaking puno sa mga bundok! Ito ang bulubundukin. Magkakarugtong ang mga bundok nito. Ito ay kabilang sa mga anyong lupa. Wow! Ang galing! Nasa mataas na bahagi na pala ako! Pero patag ang lupa dito! Tapos, ang daming mga alagang hayop ng mga tao rito! Marami rin mga pananim! Ito ang talampas. Isang anyong lupa rin ito. Bagaman nasa mataas na lugar, ay patag ang lupa nito. Kaya naman, mainam din ang pagtatanim at pag-aalaga ng hayop. Ang mga bagay mula sa mga anyong lupa, gaya ng kapatagan, bundok, lambak, talampas, burol, bulkan, bulubundukin, baybayin,
ulo at tangway ay tinatawag na yamang lupa. Halimbawa nito ay ang mga halaman at puno na napagkukunan natin ng mga gulay, prutas, bigas at halamang ugat o root crops. Angkop din sa mga komunidad na mayaman sa anyong lupa ang pag-aalaga at pagpaparami ng mga hayop na nagbibigay sa mamamayan ng mga pagkain tulad ng itlog, gatas, karne ng baboy, manok, baka, kambing at iba pa. Ang mga hayop tulad ng baka at kalabaw ay nakakatuwang naman ng mga magsasaka sa kanilang kabuhayan. Wow! Dami namang ginto rito! Pati mga alahas! Yamang lupa rin ang iba't ibang mineral na namimina. May mga mineral na metal at hindi metal. Ang ginto, ilak, tanso, chromite at nickel ay mga mineral na metal. Mineral na hindi metal naman ang marmol, graba, limestone at granite. Saan na po tayo? Wow! Ang daming isda! Lambat ang gamit nila sa panghuli ng mga ito. Naalala ko pa na mainam daw na lambat ang gamitin sa pangingisda upang hindi mamatay ang mga maliliit na isda at maiwasan din ang pagkasira ng mga yamang dagat tulad ng corals na tinitirahan ng mga maliliit na isda. Ito ang karagatan. Ang mga bagay mula sa anyong tubig tulad ng dagat, karagatan, lawa at ilog ay tinatawag na yamang tubig. Ano kayang ibibigay ng pagsubok sa akin ng diwata ng kalikasan para matapos ko na ang unang level? Kinakabahan ako, pero excited din! Kayo, excited na rin ba? Upang matapos mo ang unang level, nais kong tukuyin mo ang mga sumusunod na likas na yaman. Ang kinatatayuan mo ay mahahati sa dalawa. Ang kaliwang bahagi ay para sa yamang lupa at ang kanang bahagi naman ay para sa yamang tubig. Pumalakpak ka sa kaliwang bahagi kung ito ay yamang lupa at sa kanang bahagi naman kung ito ay yamang tubig. Alam na alam ko po yan! Dahil nakinig po ako mabuti! Mahusay kung ganon! Maaari ka ring magpatulong sa mga nanonood kung nahihirapan ka. Narinig niyo yun? Tulungan niyo ako, ah! Unang bilang, gatas, itlog, at karne ng baboy. Alam ko po yan! Parehas ba kayo ng sagot ni Sasha? Kung opo, mahusay! Ang gatas, itlog, at karne ng mga hayop ay kabilang sa yamang lupa. Ikalawang bilang, isda, hipon, pusit, at tahong. Yan yung nahuhuli sa mga dagat at ilog! Pumalakpak ka din ba sa whitey? Tama ka, dahil ang mga ito ay nagmula sa yamang tubig. Tatlong bilang, corales at perlas. Nasa ilalim niya ng dagat! Whitey o YL? Kung whitey ang iyong sagot, magaling! Tama ka na naman! Ika-apat na bilang, ginto at pila. Ang ginto ay gamit sa ilalim ng lupa! Mini-mina ito, di ba? Saan ka pumalakpak? Sa whitey ba o sa YL? Kung sa YL, tama ka! Mahusay! Ikalimang bilang, halamang dagat. Huling bilang na! Dapat tama pa rin ang sagot natin! Kung hindi, di tayo makakatis sa level 1! Ang sagot ko ay... Whitey ba ang iyong sagot katulad ng kay Sasha? Napakahusay! Binabati ko kayong lahat.
Nasagutan ninyo ang pagsasanay sa mapa sa unang level. Mahusay, Sasha! Pati na rin kayo, mga bata. Patunay lamang na nakinig kayong mabuti. Natapos na ninyo ang level 1. Alam kong handang-handa na kayo para sa level 2. Pero bago yan, meron pa akong nais ipagawa sa inyo upang mas lumawak pa ang inyong kaalaman at mas mabilis niyong masagutan ang mga pagsasanay sa level 2. Kapanayamin ang isang nakatatandang miyembro ng inyong pamilya o kakilala. Puna ng hinihinging impormasyon sa mga pangungusap at isulat ang iyong sagot sa isang malinis na papel. Ako ay taong gulang. Ang hanap buhay ng aking ama ay... Ang hanap buhay naman ng aking ina ay... Sa aming komunidad matatagpuan ang mga likas na yaman tulad ng... Isend ito sa email na aralingpanlipunan.grade2@gmail.com. Pwede rin kayong mag-video habang binabasa ninyo ang inyong mga gawa. Titingnan ko ang lahat ng yan. At pwede rin nating ibahagi ang inyong mga gawa sa susunod nating episode. Kaya huwag niyong kakalimutang gumawa, ha? Pagbubuod. Tinalakay natin ngayong araw ang mga likas na yaman ng komunidad. Ang mga likas na yaman ay binubuo ng mga bagay-bagay na gawa ng Diyos. Napakapalad ng ating bansa dahil sa mga magaganda at kamangha-manghang anyong lupa at anyong tubig na nakapalibot sa Pilipinas. Ang mga yamang nakukuha natin sa mga anyong lupa ay tinatawag nating yamang lupa tulad ng mga halaman at puno, gulay, prutas, bigas, butil, halamang ugat o root grass, sinulid, tela, maging gulong ng sasakyan. Kabilang din ang hayop at pagkain na ibibigay nito sa atin. Pati na rin ang ginto, tilak at tanso na namimina sa ilalim ng lupa. Yamang tubig naman ang mga bagay na nakukuha sa mga anyong tubig tulad ng isda, perlas, alimango, hipon, talaba, halamang dagat, korales at iba pa. At dahil napagtagumpayang ninyong tapusin ang unang level kasama si Sasha, atin namang alamin kung ano ang sorpresang hatid sa atin ng diwata ng kalikasan kay Sasha at sa inyo mga bata. Teacher, excited na po akong makita ang diwata ng kalikasan! Ang ginintuang aral sa araling ito ay... Sagana sa likas na yaman ang bawat komunidad. Ito ay gawa at kaloob ng Diyos sa atin. Pakaingatan ang paggamit nito dahil sa wastong paggamit nito nakasalalay ang pag-unlad ng tao at ng komunidad. Narito rin ang gantimpalang bituing hatid ko sa iyo, Sasha, dahil natapos mo ang unang level. Wow! Maraming salamat sa iyo, diwata ng kalikasan! Pangako, sa aking unting paraan ay iingatan ko po ang mga likas na yaman na bigay sa atin ng Diyos. Maraming salamat sa pakikiisa nyo sa ating aralin ngayong araw na ito, mga bata. Sa susunod nating aralin ay tatalakayin natin ang mga yamang tao ng komunidad. Matutuklasan ninyo ang kanilang mga ginagampanang tungkulin para sa ating komunidad. Samahan niyo palagi si Sasha upang kumpletuhin ang mga gintong aral na hatid ng mapa ng Lakbay-aral mula level 1 hanggang level 16. Muli, ako si Teacher Arlene at kasama ko pa rin si Sasha! Na palagi kayong Sasha man, kahit saan man, dito sa Araling Panlipunan! Maraming salamat sa panonood at pakikinig! Huwag din kalilimutang i-like ang ating DepEd TV Facebook page at mag-subscribe sa DepEd TV Official YouTube channel para anytime na gusto mong balikan ang mga lessons, mapapanood mo ito rito! Hanggang sa muli, dito lang sa DepEd TV!
lang sa susunod nating aralin. Laging isa puso, isa isip, mga kalaman nating natutuhan. Paalam mga bata, hanggang sa susunod nating aralin. Laging isa puso, isa isip.